What's up guys? Hindi ko na patatagalin to, no? Nandito ako para makita nyo naman sa thumbnail, no? Diba? Gagawa tayo ng tutorial na gagawa tayo ng animated na ano, subscribe button. Unang-una po, dapat may KineMaster kayo. Ito po. Install nyo yan. Tapos pag na-install nyo na, punta lang kayo sa apps, then ito, nandito na. Click nyo lang yung plus. Yan, tapos ito sa kaliwa. Select the aspect ratio of the project. Click. Yan. Pag-adya na po yan, punta lang sa media. Then, select yung background muna. Ito ng background po pwede. Tryan natin itong gray. Then, check. Pag okay na, pwede nyo siyang pabain para makapag-edit kayo ng maayos. Yan. Then, click nyo. Tapos yung bilog, taas. Palitan natin ng kulay. Yan. Kulay green. Kasi gagamit tayo ng chroma kay mamaya eh. Yan. Pag green na siya, check. Yan. Okay na. Check ulit. Gagamit na tayong layer. Dito na magagamit yung layer. Click nyo lang yung layer. Then, media. Tapos puntahan nyo kung saan nyo na-save yung mga nakrap nyo na gagamitin nyo sa subscribe button. Andito yan sa akin na sa eraser. Yan. Hanapin natin yung subscribe. Hindi, unahin muna natin yung like button. Kasi siya yung mauunang babaksak. Yung palalabasin natin. Ayan, adjustable po yan. Pwede mo adjust yung desired yung size. Since na maliit lang yung ano natin. Subscribe button lang, medyo maliit lang talaga yan. Place natin siya dito sa right side. Sa gitna. Ayan, gitna na lang. Kasi lalagay natin mamaya dito yung ano. Ape pwede rin ko na lang sa dito na lang din. Sa gilid. Yan. Medyo nahirapan ako late kasi ng cellphone ko. Ang laki-laki pa ng daliri ko. Yan. Dito na lang. Okay. Kapag okay na, click na check. Lagyan po natin siya ng kwan ng animation kung paano siya papasok yung in animation niya. Click nyo lang ulit. Yan itong bilog na to. Yan, lalabas in animation. Pili kayo kung anong klaseng entrada ang gusto nyo. Gawin natin kwan. Drop. Medyo may dating yung drop. Galing sa taas. Yan. Then, okay na. Check. Okay na siya. Yan, bumaksak. Testing muna natin yan. Yan, pag tumigil na, yan, palalabas na natin yung kuhan yung pointer. Layer ulit. Then media. Doon ulit sa may folder nyo. Sa eraser. Ito yung pointer. Yan. Adjust nyo. Dali natin sa baba. Diyan siya magagaling eh. Ang gagawin natin. Gagamitin po natin yung kanjan. Yung susi sa left side dito. Nakikita nyo yan. Para gumalaw siya. Pagagalawin natin. Then na click nyo yung susi. Yan. Tapos, paggalawin nyo po siya. Yan. Pag gumalaw po siya, click nyo yung plus. Yan, labas yung plus. Yan. Yan. Pag naklik yung plus, dali nyo lang siya dyan sa like button. Yan. Yan. Tapos, check nyo. Okay na yan. Tingnan po natin ha.
Yan. Pag nandiyan na po siya, palalab pa i-exitin natin yung like button. Click nyo lang ulit yung like button. Piliin nyo sa kanan yung pahilera ng in animation yan, yung out animation. Andiyan, yan. Piliin nyo kung paano nyo siya palalabasin. Sample natin itong clockwise. Maraming pagpipilian po dyan. Yan na lang po, scale down. Check lang. Testing ko natin. Medyo matagal, ano? Dapat siguro medyo mabilis na. Paglabas ng kamay dapat, out na siya. Paiksiin natin ngayon yan. So, click nyo lang. Minimize. Testing natin. Check. Oops. Medyo advanced. Adjust natin konti. Kailangan tama po yung timing nyo. Yun, tama po, di ba? Yan. Yan. Pag out niya, punta lang kayo sa layer ulit. Then media. Palabasin natin itong subscribe. Adjust nyo rin. Adjustable po yan. Yan. Bisaya rin yung size kayo ng bahala. Dali natin dito. Sige. Adjust muna natin. Nandiyan pa yung kamay. Kailangan, pagbaba niya, wala na yung kamay. Ayusin muna natin. Yan. Yan. Dapat sabay din siya, mawawala ng konti. Kapalitin natin yung kamay. Para mawawala siya. Yan. Out animation, pili tayo. Slide down. Yan. Then check. Tingnan natin. Yan. Ngayon yung subscribe naman. Dadali natin siya dyan. Yan, pwede na yan siguro. Then, yung in animation niya, drop din. Gawin natin drop. Pareho nung like button. Okay na, check. Tapos, testing. Yan, paglabas niya, palabasin din natin ulit yung kamay. Tumigil na siyang tumalbog. Yan, palabasin natin yung kamay. Layer din ulit, then media. Kamay-kamay lang yan. Sino ba mahilig magkamay dyan? Ulitin natin. Same lang din. Palalabasin natin doon sa baba. Yung tulad ng ginawa natin kanina, ayaw na lumabas. Medyo mahirap talaga ito. Medyo mabusisi talaga ito. Uy. Hindi siya mahila. Laki kasi ng daliri ko. Teka lang ha. Ulitin ko na lang. Delete natin siya. Layer, media. Ayan. Medyo islam natin. Piliin yung desired yung size. Pwede na yan. Huwag natin siya masyadong iba para madali iangat. Adjust natin siya sa bandang gitna. Yan. Pag okay na, click yung susi ulit. Galawin nyo lang. Pag galaw, yung plus. Tapos, dali nyo siya sa subscribe button. Yan. Okay na, check. Testing natin. Yun.
Yo, di ba? Ngayon, adjust ulit natin yan. Pak. Pak. Pagpasok mo kamay, pa, palalaba, exit natin yung one, subscribe. Out, animation. Scale down yun eh. Yan. Scale down ba? Tama. Ito, scale down. Yan yun. Then check. Testing ah. Kamay. Ah, medyo mahaba. Adjust natin yan. Kamay. Yan. Adjust natin. Check. Medyo ko ano eh. Advance. Adjust natin konti. Ulit. Yan. Kaya pag exit niya, palalabasin naman natin itong kamay ulit. Adjust nyo lang. Yan. Check. Testing. Kalimutan na yung up animation ng kamay. Up animation niya, slide down, di ba? Okay, testing. Then, tapos na yung bell. Yung to get notified, ya. Nasa layer din lang ulit, media. Ito yung bell. Adjust nyo agad. Kung anong gusto nyo, medyo malaki. Medyo slant konti. Dali natin sa side. And then, dito lang sa gitna, bandang gitna. Yan, pwede na yan. Check nyo. Tapos yung in animation. Drop. Drop yun eh, di ba? Init dito. Medyo tanghalin tapat. Yan. Pasok niya, check nyo. Medyo naubusan na tayo ng galaw. Adjust natin yung background para medyo mahaba-haba. Yan. Yan. Pagbaksak niya. Stop. Tapos, ganun lang din ulit. Layer, media, yung pointer. Where are you pointer? Yan kaya. Same step, same procedure, adjust. Yan, dali natin sa baba. Ako mahirap man naman akong dukutin to. Sabi na eh. Huwag masyadong babang baba para di mahirap ang dumukot. Mga ganyan lang. Yan, ganyan. Medyo masyadong slant. Adjust nyo lang. Dapat marunong po kayong mag-ano ha. Mag-adjust sa timing. Once okay na. Yung susi. Tapos paggalawin nyo lang para lumabas yung plus. Yan. Paglabas, click nyo yung plus. Tapos, dalhin nyo siya dyan sa tapat ng bed. Yan. Then, click check. Check natin. Testing. Yun. Pag labas ng kamay, palalabasin natin yung bell, yung exit niya, exit animation. Adjust din din ulit. Pare-pareho lang po yung ano niyan, diskarte. Yan. Out animation. Scale down yun eh. Yan. Testing. Kamay. Oh, medyo advance ulit. Adjust lang ulit. Ganun lang po yan. Yan. O, kulang pa. Yan. Yan. O, paglabas nung bell, pag-exit ng bell, palabasin natin din yung kamay. Click nyo lang si kamay. Mahilig magkamay dyan. Tapos, yung exit niya. Slide down yun eh. Yan. O, di ba? Sakto-sakto eh. Oops. Message yung aking commander. Wait lang, commander. Marami ang estudyante dito. Okay. Yan.
Yun. Exit. Hindi siya nag-exit. Hindi nakita. Adjust natin yung background para umabot. Okay. Hindi mahaba eh. Adjust nyo lang para hindi masyado mahaba. Testing natin. Yan. Wala po yung sounds, di ba? Walang buhay kapag walang sound effect. So, lalagyan po natin siya ng sound effect. Ganun po. Okay. Proceed po tayo. Tuloy na po tayo. Lagyan po natin ang sound effect. Ang natin gagawin, hanapin natin yung pagbaksak ng kamay. Bago bumaksak yan, kailangan malagay natin yung audio na nararapat yan. Ito tayo sa SFX. Ito lang yung sound effect yung konti lang. Ito natin yung pop. Ayan, bagay po siya, diba? Click nyo yung plus. Ayan. Check. Testing natin. Medyo advanced eh. Uli. Pwede siya. So, gagawin natin. Adjust natin. Ayan. Testing. Wala. Nangyari. Ulitin na lang natin. Ang bihira. Importante dito kasi yung timing eh. Audio. SFX. Pop. Plus. Check. Testing. Yun. Sakto na, di ba? Kaya pag sakto na, ba't tumaba ito? Kaya pag sakto na, yung sound naman ng pag-click niya. Lagyan natin ng ganun. Yan. Audio. Yan, pwede yan. Mas bagay yan. Check lang. Check. Check natin. Yan. Tapos, lalagyan naman natin sa sounds yung pagbaksak ng subscribe. Timing lang po. Ayan. Then, audio. Ganun lang ulit. Sana yung pop. Pop cola. Yan. Ang lagyan namin natin, pop pour. Yan. Ay, hindi ito. Parang bumaksak. Drop lang. Plus. Then check. Testing. Yan. Sakto, di ba? Kailangan na lang importante dito timing. Paglabas niyan, tunog ng pag-click niya. Yan. SFX asset. Ulit. Kasi procedure lang po. Makukuha niyo rin po yan. Tsaga-tsaga lang. Ito yun. Plus. Check. Testing. Yan. Tapos yung bell naman. Pagbaksak ng bell. Timingan nyo yan. Audio. Pop. Yan. Check. Titestingin ko ah, para mahuhuli nyo yung timing. Yan. Yung out naman. Yan, dapat tutulong siya dyan. Audio. Magmamadali tayo kasi medyo mahaba na po eh. Pop. Yan. Plus. Sana po makatulong po sa inyo itong idea na to ah. Explore nyo po yung KineMaster. Madami po pwedeng gawin dito. Yan. Yun. Tapos yung kamay, lalagyan natin ng sound exit. Yung pagbaba niya gano'n. Yan. Lagyan natin ng whoosh yan. Audio. May buhay kasi pag may sound effect. Sana.
wala rito. Nandito yan sa music asset. Wala din. Back nyo lang kung wala. Tapos punta kayong audio ulit. Nandito yan eh. Boost. Yan. Plus. Then check. Testing. Medyo late. Dapat dito siya banda. Late siya. Ulitin ko. Delete ko muna. Dito siya banda. Yan. Parang si music lang ano. Check. Testing. Yun. Pwede na po yun. Dahil sa okay na siya, review natin. Yun. Pag okay na po, share nyo. Export natin to eh. Yan. Export nyo lang. Skip. Exporting na po yan. Tapos na mag-proceed po ulit tayo mamaya. Continue ko na lang po. Papakita ko sa inyo paano gagamitin sa video. Gagamitin natin yung chroma key. Yan. Okay po. Yan. Wait lang. Tuloy na po natin ulit. Gagamitin na natin yung subscribe button. Nalagay po natin sa video. Pakita nyo nito kung paano. Okay? Tingnan na natin ah. Ito lang kayo sa media. Then, hanap kayo ng video na pwede nyo lagyan ng subscribe button. Ito po sa akin. Try lang ito. Click nyo lang yung check. Then, okay na po yan. Pwede na natin papasukin dyan yung subscribe button. Click nyo lang. Okay. Then layer po yan. Layer. Tapos media. Hanapin nyo na po yung ginawa nyo kanina. Yan. Ito po yan. Kaya kapag nandyan na po siya, check. Tapos tingnan po natin, testingin lang po natin. Ang gagawin natin, ay mali. Adjust natin to. Andiyos natin siya. Bandang ibaba. Yan. Usually dyan naman po talaga yan siya eh, di ba? Nakikita. So pag okay na, click nyo po itong nasa bandang kaliwa. Yung may babaeng nakapamewang. Yan po yung chroma key. Click nyo. Tapos enable nyo lang. Yan. Then na. Adjust nyo para medyo mawala yung parang green. Yan. Nakita nyo po yan yung adjustment yan. 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 Okay na po yan. Pag okay na yan, check. Then, testing. Medyo hindi ako kontento sa hindi pa ganun kaganda yung adjustment ng kulay. Adjust nyo lang ulit. Kasi parang medyo ako na siya. Malabo. Yan. Hindi maganda yung quality. Check. Testing natin. Okay na po. Share nyo lang ulit. Ito sa kaliwa. Tapos export nyo. Ayun. Magsisave na po yung project ninyo.
pwede nyo na pong magamit. Hanggang doon na lang po muna tayo. Subscribe po kayo para medyo mag-grow yung channel ko. Tapos, yun nga yung kanina. I like kayo sa video. Tapos, hanggang dito na lang muna. Thank you sa inyo.